Very good, Maria. I love you, Mommy. Hindi po kita iiwan. Sweet. Tatay! Kanino ka ba talaga nagbanahal, Leonora? Walang mang hindi sa'yo. Bakit? Dahil mabait ako? Dahil maganda ako. Mahal kita, kaya kita tinuturuan, Teresa. Maswerte ko dahil naisasama at naihahabol dun sa monumental na taon ng Star Cinema, yung ika-20th year nila. Nagkataon pa na bagong genre ito para sa akin, yung horror na bilang nakilala naman ako na comedy director sa Star Cinema. Kaya sobrang ano to, iba. Euphoric yung experience na to para sa akin, yung feeling. The last movie that I did with Star Cinema, I think 2010 pa. Horror din ang huling pelikula ko sa Star. Ang title niya ay Cinco, yung episode na paa. After 4 years, syempre, nakaka-excite. Kasi dun sa 4 years na yun, marami akong ibang ginawa. First time ulit nagagawa ako ng horror. So, very excited ako na gawin tong pelikulang to. Pakiramdam ko, napaka-blessed ko dahil 20th anniversary ng Star Cinema. Nakagawa ako ng maraming pelikula. Napakaswerte ko kasi hindi lahat nagagawa yung ganun, yung nabibigyan ng ganun pagkakataon. Kaya nagpapasalamat ako, Star Cinema, Skylight, dahil sa tiwala. Right after na i-pitch yung storya, parang nag-yes na agad ako, pumayag na agad ako gawin yung pelikula. Napakasaya ko at labis ang aking tuwa na napabilang ako sa 20th anniversary ng Star Cinema at 2 pelikula pang magkasunod. So talagang I'm thrilled. Natuwa ako dahil, of course, dahil in-offer sa akin, magkakatrabaho kami ulit ni Direk Wen. And doing horror films is one of my favorite genres. Ang mawala ng anak ay walang kasing sakit. Hindi ka ba napapagod umiyak? Dala ko ang solusyon. Magandang pamalit sa pangungulila. Ang kwento ng Maria Leonora Teresa ay tungkol sa mga magulang na sa sobrang pagmamahal nila sa anak nila, nung naaksidente itong mga anak nila ay hindi sila makalet go. Sobrang devastating ito for them. Kaya they went into desperate measures of being willing to take in dolls na kamukhang-kamukha ng mga anak nila. So, dun sa pagtanggap nila dun sa manikang ito, doon nagsimula ang kababalaghan sa buhay nila. Nung tinanong ako ng star ko, ano yung kinausap ko ni Tita Malu kung ano yung gusto kong gawin for 2014, ito agad yon at approve na kaagad nila dahil doon pa lang sa pitching nila ay nagustuhan na nila yung kwento. Faith Pardo ang pangalan ko dito. Isa akong asawa ng may-ari ng school. Mahal ko yung anak ko kasi akala ko hindi na ako magkakaanak. Spoiled siya sa akin. And I think that fairy tale life of Faith gets shattered the moment na mawala yung anak niya. Si Julio, isang mapagmahal na magulang. Tinatrato niya si Leonora na yun na lang talaga yung buhay niya. Kumikilos na lang siya, nagtatrabaho siya, humihinga siya para kay Leonora na lang. Pagmamahal niya kay Leonora, lahat gagawin niya, lahat ibibigay niya. Si Stella, isa siyang mapagmahal na ina. Umikot ang mundo niya sa anak niya. Doon nakasentro, yun ang focus ng kanyang buhay. May isang araw na dumating ang trahedya sa buhay niya. Talagang sobrang broken siya. Nung nagkaroon ng offer na mga manikang replika ng kanilang mga anak, medyo surreal talaga, pero tinanggap ng mga sobrang papunta na sa depresyon ng mga magulang na to. Hi, my name is Teresa, and I'm a good girl. Pabulin mo ako! Maraming aral, may mga human drama na mararamdaman. Hindi siya basta horror movie na basta tatakutin lang kayo, kundi horror movie na tuturuan at kakalabitin ng mga puso niyo.
mararamdaman mo lahat ng pinagdadaanan ng bawat karakter. Yung relasyon nila sa isa't isa. Hindi lang aim nitong pelikula ay manakot. May mga dahilan kung bakit papunta doon, kung bakit nakakatakot yung mga eksena. This is a one-of-a-kind horror drama film. You know, they will enjoy from the beginning up until the end. You know, there's a lot of exciting scenes. Nakakagulat, nakakatakot talaga. Meron din mga light scenes. So, combine mo yan with great characters and a great director. You got a blockbuster film coming. This is not your typical horror movie. There's a lot of surprises, unpredictable. I hate watching films na you already know what's gonna happen next. Not in this film. Not in this Wendy Ramos film. Not to mention the powerhouse cast. It's guaranteed entertainment. Ang experience na mabibigyan natin sa kanila na kahit na horror ito, na matakot sila, andun pa rin yung pagmamahal. Yung pagmamahal natin sa pamilya natin. Yun yung maipapamahagi ng pelikula. Pwede nating ma-expect dito. Kakaiba na naman ito. Yun pa lang, mag-expect na kayo talaga dahil kinarir niya po ito. Kinarir ng ating blockbuster director ang pelikulang to. It's a must-see movie. So, manda na kayong lahat na takutin ang mga sarili ninyo at mag-e-enjoy kayo dito. Ang i-expect nila dito, napakaganda tong pelikulang ito. Plus the fact na Wendy Ramos siya. Pag ginawang pelikulang gawang Wendy Ramos, garantisado maganda, mahusay at marami ang matutuwa. Ako kasi, no doubt, no? With direct when he is a real storyteller. So alam ko na pag siya ang nagkwento, diretso tagos sa puso mo or tagos dun sa kung ano mang emosyon ang meron ka. Sigurado ko, this will be something different. Masasabi ko na ito yung horror film na may puso, may kurot. So hindi lang siya basta yung typical na horror. Meron tong roller coaster of emotions. Ang puso nga nito ay yung pagmamahalan ng bawat pamilya. Pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. I guess, yun yung soft spot dito eh. More than the horror kasi, mas may papakita namin dito yung emotion, yung drama, meron ngang mga nangyayari sa buhay natin sa past na minsan nakakalimutan natin na binabalikan tayo sa present. Abangan niyo po at hindi naman kami magpapatawa ngayon kung hindi mananakot kami ng sobra. September 17, sabay-sabay tayong matakot. Maria Leonora Teresa, Under Star Cinema. Parte pa rin po ito ng 20th anniversary celebration ng Star Cinema.